Potential fight of the year. Ganito kung may tuturing ng Premier Boxing Champions ang paparating na hagupit ng bagyong pinangalanan na Mark Magnifico Magsayo kontra Brandon Figueroa na mananalasa sa Ontario, California sa Amerika ngayong March 4 Sabado sa Amerika at March 5 naman Linggo sa Pilipinas. Ang bawat mandirigma ay nagbibigay na ng maambong mga banat sa isa't isa. Unahin na natin mga kakwento ang mga banat ni Figueroa ayon sa kanya. Ang mga laban na sasalian niya ay magiging isang kahangahangang laban talaga. Alam ng mga tao na kapag siya ay lulusob sa isang laban ay talagang lulusob siya para makikipagyera. Sa darating na ika-apat na araw ng Marso, makikita ng lahat ng mga manunood kung ano nga bang uring mandirigma itong si Figueroa sa 126 pounds. Talagang masasabi natin na pranka at seryosong banta talaga ito para sa ating kababayan na si Magsayo. Pero ayon naman kay Magsayo, sa kanyang nakaraan na laban, talagang may napulot siya na aral na pagtanto ni Magsayo na kinakailangan niya na mag-adjust sa laban. Kontra yan sa mga mandirigmang may maganda at mahabang reach tulad na lang sa Mexicanong si Ray Vargas. Pero inamin naman ni Magsayo na sa kanyang nakaraan na laban kontra kay Vargas, naniniwala siya na siya ang dapat na panalo doon. Pero ganun pa man ay iginalang niya ang naging desisyon ng mga orado. At nagbitaw naman si Magsayo ng napakaseryosong banta kay Figueroa at sinabi niya na lalabanan niya itong si Figueroa gamit ang kanyang lakas para pulbusin at makapagbigay ng malaking pinsala kay Figueroa. Mga kakwento, ang dalawa ay parehong may tigisang talo. 27 anyos itong si Magsayo at 26 naman ang Amerikanong si Figueroa. Parehong may mga 25 total fights. Ang Magnifico ay may kartada ngayon na 24 wins, 1 loss at 16 knockouts. Abang ang Heartbreaker naman ay may kartada ito na 24 wins, 1 loss, 1 draw at 18 knockouts. Si Magsayo ay 5'6 ang kanyang height at itong si Figueroa naman ay 5'8. Si Magsayo ay may reach na 68 inches habang si Figueroa naman ay 72.5 inches at pareho ang kanilang ma-fighting stance na orthodox. Samantala, kung nayanig ang mundo ng boxing, dahil naka-wheelchair itong si Gervonta Tank Davis, ilang araw lang ang lumipas mga kakwento ay aba, niyanig na naman ni Davis ang boxing fans ngayon. Dahil breaking news mga kakwento, itong si Davis ay nag-plead guilty ng korte sa Amerika. Dahil ito, sa hit and run na kasong kinaharap niya. Pero teka, ano nga bang ibig sabihin ng plead guilty? Well, ayon kay Uncle Google, ang plead guilty o pagsusumamo ng kasalanan ay nangangahulugan na inamin na isang tao na ginawa niya ang isang krimen at umamin na nagkasala. Kaya dahil dito mga kakwento, ang hukuman na ang magpapasya kung ano nga ba ang susunod na mangyayari. Kaya naman ang gagawin ng korte ay maaring pagmumultahin lang itong si Davis. Pero pwede rin na ang ibibigay nila na parusa ay sentensyang libreng bakasyon sa loob ng kulungan. At ang hatol ng korte mga kakwento ay malalaman natin yan ngayong darating na May 5. Mga kakwento, sa gustong malaman kung ano nga ba ang tunay na nangyari, pakitumantong sa ganito ang sitwasyon ni Davis. Mga kakwento, nagawan ko na po ito ng video sa mga nakaraan. Kaya inihikayat ko kayo mga kakwento na panoorin niyo muna ang video ito para mas may malalim kayong kaalaman patungkol sa tunay na kaganapan. Nasa description box ang po mga kakwento, inilagay ko ang naturang link ng video. Pero kung napanood mo na, tara, pag-usapan naman natin ang mga pahayag ni Figueroa sa paparating na laban nila ng kababayan niyang kampiyon sa Super Bantamweight Division at walang iba kundi si Stephen Fulton. Kontra yan sa halimaw ng Japan na si Inoue Inoue. Sa isang news article ng Yahoo News Japan, nagbigay ng prediksyon itong si Figueroa sa isang malaking laban na paparating. At ayon kay Figueroa, kung itong si Fulton ay mananatili lang ito na nakatayo sa harap ni Inoue, nakakasiguro si Figueroa na talagang mabubugbog talaga itong si Fulton kung susunggaban na siya ni Inoue. Pero kung magagawa ni Fulton na paliliguan niya ng mga suntok itong si Inoue, naniniwala siya na may chance talaga itong si Fulton na matalo niya itong si Inoue sa kanilang paparating na laban. Nagbanta naman si Inoue kay Fulton at sinabi niya na meron siyang lakas na taglay para talunin itong si Fulton. Alam na ni Inoue kung nga ba ang kanyang dapat na gagawin kapag siya ay nasa ibabaw na ng lona. At ayon pa kay Inoue, meron siyang taglay na lakas na tatalo sa kampiyon.
Pero itong si Fulton ay hindi rin daw basta-basta, dahil isa siyang technical fighter at matalino pagdating sa laban. Mga kakwento, malapit ang pagbabalik ng Magnifico. Sino kaya sa kanila ni Figueroa ang makakalasap ng pangalawang talo? Aabot kaya ang laban sa desisyon kung mahihiga na sa lunang dikotson? Ang makakalaban ni Magsayo ay sanay talaga sa dikdika na laban. Kaya ang tanong, tatagal kaya ang ating kababayan? Lalong-lalo na sa mga body shots ni Figueroa na kanyang pakakawalan. Pero syempre, naniniwala tayong kakayanin ni Magsayo yan. Pagamat may mas mabigat man na binitawang banta at banat si Magsayo kay Figueroa. Pero syempre, paraan lang din ito para ang laban ay bumenta. Ang nangyari naman kay Davis ay nagpapahiwatig lang ito na kahit gaano kanining ang kasikatan mo, kahit abot pa ang kislap nito sa ibang mundo. Bilang tao ay nananatili sana, ang mga paa mo ay nakaapak pa rin sa lupang kinatatayuan mo. May nagasala, napahamak at napirwisyo ang buhay ng iba. Pero ang masakit nito mga kwento ay wala man lang tulong na inabot si Davis sa kanila. Ito ay isang magandang paalala na kahit sino mang sikat at sa buhay ay angat, huwag kalimutang sa mata ng batas ay pantay-pantay tayong lahat. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Junel Vlogs, Wadap Idol. Kay kakwentong Julie Ann Pedrosa, maraming salamat kakwento. Kay kakwentong Emmanuel Clyde Valenton, maraming salamat idol. Wow naman, sobrang bilis. At ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. Tabangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento. Sa inyo!